Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ating episode ngayong gabi. Today is March 21 dito po sa ating Facts First Podcast. Okay? Pag-usapan po natin ngayong gabi. Ito po yung boto na nangyari po dyan sa Mababang Kapulungan kung saan ang decision po ng Kamara ay i-revoke o bawiin po yung ipinagkaloob dati na legislative franchise or broadcast franchise dito po sa SMNI. Napaka-controversial na media network. Okay? May mga reasons silang sinasite dun sa kanilang pagboto kasama puro yung pag-violate daw nung franchise law na ipinagkaloob po sa SMNI dahil nagpakalat daw po ng fake information. So yun po yung pag-uusapan natin ngayong gabi. And more importantly, I'd like to talk about the impact or long-term effect nitong mga ganitong decision, okay? So, I decided to invite two important resource persons for our discussion tonight, no? Una ko pong papakilala sa inyo. Siya po ay isang veteranong periodista. Siya po ay ang isa po sa mga trustees ng Center for Media Freedom and Responsibility. Siya po si Mr. Vergel Santos. And then, kasama rin po natin si Mr. Caloy Conde, a former journalist with the New York Times, no? Tapos siya po ngayon ay ang Philippine researcher ng Human Rights Watch. Magandang gabi po sa inyo. Thank you for joining us. Ito sa Facts First. Magandang gabi, Christian. Magandang gabi, Vergel. Yes, Caloy, Christian. Okay, magandang gabi sa inyo. Mukhang excited na kayong pag-usapan ito, no? Okay, so yeah, ano naman to, no? This is a very frank discussion about what happened. Let's start with Mr. Vergel Santos. Did the House get it right, yung decision nila to revoke the franchise of SMNI? It's not for me to judge whether tama o mali. Eh. Kasi in the end, ang titingin dyan, mataas na hukuman. Pero kung titingnan mo, sabihin mo, may reasonable ba na gawin yun? Ang tingin ko, mas reasonable yan kaysa ABS-CBN eh. If only I could make a comparison. So, ang tingin ko dyan, dapat talagang imbestigahan yan. At least, dapat imbestigahan. After all, ang iniimbestigahan mo, franchise holder eh. May kontrata sa gobyerno eh. So, ang sa akin, tama lang yan. Okay. How about you, Caloy? Well, agree naman ako kay Vergel, no? Although based on what I've read so far sa coverage ng issue na to, mayroong mga specific violations na sinasite ang mga mga legislator that allegedly SMNI committed violations of the franchise. Hindi lang ito tipong basta lang hindi lang nila nagustuhan, mayroong mga specific violations. But quite apart from that, I think itong action na to against SMNI is expected na rin because of its long history of really violating not so much in from where I sit, not so much yung franchise nila, but yung kanilang tungkulin sa publiko, which is to tell, to report the truth and more importantly, do no harm. Their series of red tagging and all of that, pati nga ako, natira na ako dyan ng ilang beses, are harming people. And if for that, they should be investigated. So tama lang yung decision ng House, at least. Yeah, for me, the House is within their, I think, within their right to investigate them. And if the franchise violations are merited, then are proven, then mananagot sila doon. But later on, may mga caveat akong kailangang sabihin tungkol dyan because from my reading dito, ay medyo may pagka-slippery slope ng konti ito. I mean, this may tama siguro na gawin nila sa SMNI ito, but where does it stop? Because we first saw this in ABS-CBN.
now it's happening to ABS, although hindi siya magandang comparison, pero again, there's a slippery slope here, and I think Verhel will have some opinion on that one too that we can hihimayin natin later on. Ayun nga, sige, Sir Verhel, no? Yung slippery slope na binabanggit ni it's also one of the concerns I have, no? Pwedeng the House got it right at this point, at this particular example, pero hindi kaya magamit yan next time kasi highly political yung proseso, no? I mean, pwedeng tama yung mga pinagbasihan niyan. Paano kung nainis naman sila sa ibang news organization and they have that same power to revoke a franchise? What do you think? Ano, press freedom case din yan eh. I think ito yung sinasabi natin slippery slope, you know? Yung the press freedom aspects of the whole case. Ang sa akin, alam mo, yung press freedom, malaking laban talaga yan. At kung ako ay nasa press, talaga yan na ipaglalaban ko ng gusto. You know? Kasi yan na lang ang aking kalayaan. Isineshare ko pa yung kalayaan na yan sa lahat eh. Isineshare ko sa Kongreso, isineshare ko sa gobyerno, isineshare ko sa lahat. Kaya kailangan ipaglaban yan. On the other hand, ako naman, stickler ako sa maayos na pamamahayag. You know? Pag nakita ko nagkamali ka minsan, nagkamali ka ng dalawang beses, nakita ko na ulit-ulit at iyon na rin ang mali mo. Ang tingin ko niyan, at least dapat ka nang imbestigahan kung ang ginagawa mo naaangkop sa provisions ng iyong franchise o kontrata o hindi. Kasi ako naman ganito eh. No? Dalin mo man yan kahit saan, in the end, kung gusto mong ilaban ang gusto yan, dadating sa court, sa mataas na court, yan eh. So tingnan natin. Pero sa akin, ilalaban ko yan. Sa isang banda, tinitingnan ko naman din ang bawat kaso. Sinasabi ko nga, mahirap yan na in-compare sa ABS-CBN. Ano ha? Alam mo, ang comparison dyan, dalawang punto eh. Yung ABS-CBN, walang mali eh. Ang tingin ko ha, yung SMNI, mukhang meron. Yung ABS-CBN, timid yung mga tao ng ABS-CBN, di man lumaban. Itong ang tingin ko mali, ito laban ng gusto. So, dalawang ano yan eh, maraming dapat tingnan yan. Although, para sa akin, ang press freedom case, talagang ano yan eh, sensitive na cord yan. No? So, dapat talaga himayin ang gusto. Okay. Just add to that, Christian, if I may. I think kailangan maging vocal or maging expressed yung posisyong dapat ipaliwanag ng mga bumoto para sa pagtanggal ng prangkisa tungkol sa press freedom. I think this should be very, very clear to the public na this is not and that they're going after SMNI not because it was critical of them or hindi nila nagustuhan yung mga reporting nila sa kanila. They should go after SMNI for many of the many violations that it has committed. Some of them that don't have anything to do with press freedom. Some of them have to do with human rights, with international humanitarian law and human rights. Yun palang punto na yun, dapat imbestigahan ng SMNI, and if that means tanggalan ng prangkisa because it is contributing to harm, then tanggalan ng prangkisa. Pero dito nga yung pumapasok ngayon, dito yung medyo masela na usapin ng press freedom. Ako, minsan naisip ko, absolutist ako sa press freedom eh. Ang isang position ko, I don't know what Verhel thinks of this, is that kahit puro kagaguhan pa yung pinagsasabi mo dyan, you have the right to say that. At manalagot ka na lang sa existing laws ng mga batas kung saan nire-regulate yung mga ganung klase mong pagsasalita. Halimbawa, if you're going to say something air that will have an impact on the safety of somebody else, then dapat managot ka doon. Tama? Ito yung tinatawag natin crime fire in the middle of a movie theater. Pero again, ang danger kasi dito is that once andito ka na sa path na ito na una nating tinahak nung na-cancel ang ABS-CBN. Susunod-sunod na yan. So, the next administration, the next Congress, what's going to stop them from suddenly targeting GMA dahil hindi na yan nagustuhan?
a precedent has been set kasi with ABS-CBN. And, you know, again, babalik tayo. Kami, pareho kami ni Verihel pala sa Center for Media Freedom, pareho kami trustee niyan. Ito, pinag-uusapan namin lagi ito. Paano mo i-regulate yung mga kabulukan ng media, yung mga lapses ng media? Hindi papasok yung self-regulation, industry ng industry regulation. Pero again, that is easier said than done. And of course, let's also clarify, no? Boto pa lang ito sa mababang kapulungan. Yeah. So it remains to be seen whether the senators would agree. Pero syempre, malaking impact niyan dahil yung pag-originate ng ganyang decision when it comes to franchise sa House of Representatives. No? Tama po ba? Okay. Yeah. O sige. Ayan, Sir Verhel, no? Isa rin yung sa mga iniisip ko rito. Because, di ba, ang trigger nito was the commentary coming from one of their hosts, no, si Celis, questioning the travel expenses daw ng ano ng house o ng speaker. Tapos nagpalabas sila ng datos yung house, sinabi, hindi, mali yan, fake news yan. Yan ang trigger yan, di ba? Tapos eventually inimbestigahan. I mean, how do you safeguard legitimate reporting or other news organizations from this very strong power wielded by Congress para hindi naman siya ma-misuse? I guess that's a very important point of discussion, di ba? Go ahead. Ang tingin ko, malambot na rason yun. Eh, no? Yung nagkamali ka dahil hindi pala totoong ganun ang ginasta, ganun kalaki ang ginasta. Eh, ang kaso yun, kasi pag tinignan mo yung kamalian ng SMNI, kutakot-takot yan. Eh. Ang sinalbahin niya, kutakot-takot, kasama ako eh. At kasama ni si Kaloy eh, no? Pero sa akin yan, alam mo ako, kung ako tatanungin mo, hindi ko dadali sa korte yung mga yan. Eh, no? Alabanan ko na lang on the same battleground. Pero on the other hand, may isa pang punto rito, Christian. Eh. Yun miss, maraming issues surrounding franchising. You know? Isa pa yan. So ang sa akin lang is, dapat bang imbestigahan yung SMNI? O kung sino man na merong franchisa sa gobyerno, kung ang dahilan, dapat niyong imbestigahan para idiretso ninyo ang process ng franchising. Tamang-tama yan. In fact, sa Senado, ang sinasabi ng Senado, malaki ang kinalaman sa mga issues surrounding yung franchising. Di ba? Kaya sa akin, kung tatanungin mo ko, mas madali kong maintindihan yung ginagawa ng Senado kaysa ginagawa ng mababang kapulungan. Ano ha? Mas naiintindihan ko 'yon. Pero kamukha na sinabi ni Kaloy, tayo mga periodista dapat talaga ano tayo diyan eh. Dapat press freedom activist, hindi lang activist, eh, ano ha? Talagang we should revolt for press freedom even eh, ano ha? Yan ang dapat na posisyon ng ano ng mga mamamahayag. Kasi sabi ko nga, yung freedom na yan, di nga sa atin eh. Hindi lang atin. Kasama natin si Kibuloy eh. Kasama natin yung gobyerno eh. Ano? Kasama natin yung kongreso. Pero on that, I think this needed to be said as well of how quite cynical yung paggamit ng press freedom na issue ng SMNI to defend itself. Dapat sagutin niya ng diretso yung mga specific allegations against sa kanila sa terms of franchise. Hindi yung napaka-convenient kasi nasabihin na binubusalan kami ng kongreso. And it may be true, you know, na this is a political move by members of Congress. But and it may be true. But again, I think mayroong isa akong gustong erase na point dito, which is not defending SMNI, but raising an issue about sana huwag maging selective ang mga kongreso kung kailan nila i-apply ang press freedom, kung kailan nila i-apply ang kanilang batas sa prangkisa. For instance, sa tinagal-tagal na ng pambabalahura ng SMNI sa mga human rights activists, sa mga kritiko, dapat doon pa inusisa yung prangkisa nilang yan. Hindi lang ngayon. Sinimula nilang usisain ito nung binanata ng SMNI na si House Speaker Romualdez. What does it say? It means na itong mga nasa Kongreso din, wala silang even application of the law. Pagdating dito. So again, tingin ko dapat makorek din yun. Yun nga eh. Yun nung
How do you go about it, no? Kasi nga hindi natin pwede expect na masilak yung laging motibo. Although tama yung decision, na it can be said, no? Kasi kung ganun yung pinagagalingan nito, edi madali siyang ma-misuse. Kasi nga, di ba tama rin sinabi ni Kalay, no? Server Hell, no? Hindi naman sila papalagay kung hindi si speaker rin tinamaan dito. Eh. Reasonable. Very reasonable ang suspicion na magkakasama sila lahat dyan. I think it is fairly easy for me to make the case na magkakasama sila riyan. All I need to do is raise other cases, especially previous cases, no? Madaling malaan 'yan. Ang sa akin lang is imbestigahan niyo kung gusto niyo imbestigahan, no? Ngayon kung ang gusto niyo gawin, tanggalan agad ng franchise, ang tingin ko ibang ano 'yan, ibang usapin 'yan. Ha? In fact, ilalaban ko yung kaya lang ang masakit nito, ha. Tumakbo ng gusto yung kaso ng ABS-CBN hanggang nawala ng prangkisa. Hindi na ilaban eh. Kahit sa walang nangyari. Kaya ang tingin ko, pati yung mga tao, in light of ABS-CBN's case, gusto tuluyan itong ano, tuluyan itong SMNI at tuluyan si Kibuloy. Maraming ano eh, maraming punto that could attract critics or even observers to the side of Congress eh. Dahil kasi ang kalaban si Kibuloy. Yung kalaban eh, BSCB wala eh. No? Dahil kay Kibuloy. In the first place, ang kalaban mo eh isang tao na claiming to be not only the son of God but the owner of the universe. Ano, but now disowning that although he owns the universe, definitely not SMNI. Meaning, if it's convenient for him to disown the ownership of something, he would do it. Kaya maraming nagagalit, no? So, hindi mo naman maialis yan. Kaya ako sabi ko nga eh, pag-away na kayo ng istoryan, tingnan natin kung saan makakarating yan hanggang korte. Ang kagustuhan ko lang dun sa investigasyon, marami lalabas. At para sa akin, basta may lumalabas, lalo na katotohanan o malapit sa katotohanan, tama na rin yan. Gusto ko makita yan. Ako naman kasi, Kalaya, before you respond to that, ang inisip ko rito, parang let's also somehow siguro step back and breathe a little. Kasi baka nakikita lang natin yung immediate issues eh, or impact. Kasi paano kung sa susunod, may kinainisan yung speaker. Okay, reporting was against his interest. Eh, pwedeng immobilize ang power ng Kongreso to also go after that. And again, also, somehow, diminish the idea of press freedom. Although in this case, ako mismo ay agree na mahirap yatang magtago dito sa prinsipyo ng press freedom whenever it's convenient, di ba? So, yes. Isa yun sa mga concerns ko po. Kaloy, go ahead. Well, actually, that's a good point, Christian. That would a good segue into what I'm going to say next, which is that perhaps I'm not a legal scholar, I'm not a lawyer, so I probably don't know what the heck I'm talking about here in this regard. But I think this raises enough issues for the scrutiny itong franchising law natin sa broadcast industry. I mean, is it really being, done in a way that's equitable, that respects the freedom of the press, freedom of opinion, and all the other freedoms associated with it? Limited ba or napaka wide ng scope ng franchise law na to? I mean, tingin ko kailangan pag-aralan eh. Kasi clearly, it is prone to manipulation and abuse. We saw that in ABS-CBN, we saw that now in SMNI. Regardless of our position on it, what's to stop them from using it again on somebody else, on some other network, some other journalist na sakop ng franchise law? So I think dapat tingnan ng Kongreso or ng mga advocate groups kung paano ayusin itong franchise law na sa broadcast industry. I think may sagot dyan si Sir Berhel, no? Remember kasi isa yan sa mga napag-usapan namin noong 2020, tama ba? Because at that time, I was still with ABS-CBN.
I was also kaloy grappling with the idea. Sabi ko, yes. How do you somehow lessen the political nature of the grant of franchise coming from Congress? Mo yan, sa akin, ibigay mo yan sa independenteng komisyon. Yes. Okay. Tama. Ibigay mo sa independenteng komisyon para walang, ano, at isang komisyon na may term yan. No? Komisyon, kamukha ng any independent commission. Huwag sa Kongreso. Especially given the nature of Congress. It's a political house eh. Ano? Congress is a political house. At ang namamayan diyan eh ano, political interest. Ano? Dapat maliwanag sa atin 'yon. At pangalawa, ang sa akin, ang komisyong ito eh dapat tumingin lang sa technical issues. Ano? Mm-hmm. Hindi dapat tingnan ang press freedom issues. Technical issues lang. Kaya kita binigyan ng franchise kasi pwede kang magpatakbo ng isang network. Di ba? Yan lang naman yan eh. At yeah. Meron namang franchise ang pwedeng ibigay sa'yo. Kaya binigay sa'yo yan. Actually, pag tinignan mo ang franchising, yun lang naman ang ginagawa kahit ano franchise eh. You have the capability. Basic ability to run a franchise. Yun lang yan eh. Kasi nasabi nga doon sa ABS-CBN, wala na yun eh. Lumawig na tayo ng lumawig doon eh. No? Ito, posibleng lumawig din ng lumawig ito. Ano ha? Yeah. Ngayon, kung sabi ko nga, kung ang pag-uusapan natin, eh, sorting the process, no? Of franchising, okay lang yan. Kahit na tawagin niyo si Kibuloy dyan sa hearing at saka sa Senado at saka sa House, okay lang yan. Ano ha? At dahil, pero dahilan lang na siya eh franchise holder. Franchisee siya eh. Ako tawag mo sa Kongreso, hindi ako pupunta eh. I will not put myself under the rules of Congress eh. And I don't think they can do anything to me. Yun lang, pero ito, ano to, may kontrata to eh. Ano ha? So hindi po pwedeng hindi gawin periodista may periodiko na hindi kailangan ng prangkisa but ako pupunta riyan. Ganun lang naman 'yan eh. Mm. Dapat maliwanag i-delineate yung mga linya linawin. Which is why I think Varel, kailangan talagang tingnan yung franchise law natin because kailangan tingnan niyan kasi unang-una legislators should not have a business getting back at members of the media because of journalistic malpractices or omissions or commissions. Wala silang pakialam kung sa quality ng broadcast or sa quality ng journalism ng media. Hindi sila dapat nakikita. Even if the speaker was accused of more heinous crimes, puti siya sa korte. Ano lang yan? Totoo yan eh. No? Yeah, that's something to be. That's actually the point because it's not as if walang avenues for redress kung sino man ang walang may gusto sa ginagawa ng SMNI or any other journalist. Meron silang pamamaraan for redress. Meron may batas tayo, meron silang pwedeng dilugan para pwede silang maghain ng we don't support libel laws in the Philippines, but kung civil lang sana ang libel, pwede nilang gawin 'yon. Pero you can scrap the law itself. Yung libelo, scrap mo yun. Meron namang ibang mga batas eh that can be cited eh in these cases eh. Kaya ako hindi lang yung decriminalization ang gusto ko. Scrap it all together. Meron namang mga ibang batas eh. So press freedom extremist talaga ako. Dapat anyone should be basta pinaglalaban mo ang press freedom dapat extremist ka. Wala ka nang kalaban-laban eh. Tama naman, no. Ito pa isa kong gusto ring puntuhin po, no, Sir Virgel tsaka Kaloy, no. Kasi parang again, hindi natin kinakampihan yung SMNI dito. Malinaw yung mga maling ginawa nila. We're talking about this as a matter of principle and to avoid congressional power to grant franchise from being used to get back at people they don't like. Kasi ito po, example, no? Di ba bakit yung mga journalists ayaw noong licensing principle?
Ito yung preview nun. Kung para makapag-practice ka ng profession mo, kailangan mo ng lisensya from the government, madali kang isensor. Madali kang pigilan. Diba? Ito yung preview nun. Diba? Ngayon, hindi ka pwede mag-practice ng gusto mong gawin bilang isang news network, for instance. Kunwari, a legit news network. Kasi pwede kang bawian ng prangkisa eh. In short, pwede kang busalan. Yun ang isa sa mga concerns dito na nakikita ko eh. Kayo po, anong tingin nyo dyan? Well, isang ano lang yan. I'm sorry for that. Isang aspeto lang yan, Christian. No? Pwede kang busalan. I think one also, another I would say insidious effect ng franchising law na to sa broadcast industry is the fact that a lot of politicians rely on broadcast for their own political benefit. And in fact, maraming mga radio stations ay pagmamayari ng mga politician and they have to get franchises. So that in itself is problematic kasi itong mga radio stations na to na sangkaterba sa Pilipinas na ginagawa, you know, kung sino-sino na lang ang dyan o sa ere na may prangkisa itong mga to, pagmamayari nito or nagkocontrol dito ay mga congressman, mga legislators din, mga politiko din. So, nagagamit yung franchise law for whatever needs na gusto nila. At hindi, syempre, hindi maganda yon for the public discourse. Kasi may, ano sila eh, may tawag, advantage itong mga politiko na ito. And just a side note on this, this is one of the reasons why, and press freedom groups in the Philippines, ay alam na rin ito. This is one of the reasons why ang dami-dami pinapatay ng mga radio journalists. Because of the way politicians interfere with media broadcasters in terms of doing their jobs, ginagamit or tinitreaten, mga ganoon. So itong dapat tutukan ito ng franchise law din, hindi lang yung tipong nagalit lang sila dahil may ni-report ang SMNI papatanggalin nila ng prangkisa. Na again, we're not saying na mali yun, pero dapat mas specific dapat ang approach sa pagtanggal ng prangkisa. Hindi yung dahil hindi mo nagustuhan yung reporting. Saka dapat ano, before I call Sir Virgel, no. Dapat ano yan, kumbaga extreme measure na. Hindi siya yung first option. Kasi isa sa mga naalala ko during the franchise hearing sa ABS-CBN, parang yung maraming kongresista noong time na yon, pati yung then speaker Alan Peter Cayetano, na sa ngandikit ni Duterte, eh parang lahat naging CMFR trustee eh. Parang lahat naging joint professors eh. Kung makapag-lecture tungkol sa content eh. Sabi ko, ang gagaling pa rin na mag-lecture eh. Saan ba yung school of journalism nila? Baka pwede mag-enroll. Diba? Yun ang danger dyan. Nagiging instant demagogues when it comes to proper practice eh. Oh, Sir Virgel. Pero in the end, ang problema dyan, eh yung kalakarang umiiral dahil sa tradisyon at kultura nitong sosyedad natin. Immature yan eh, no? Kulang pa talaga yan sa pag-intindi, ah? Maraming kulang eh. Kulang sa pag-intindi, magkabilang panig, ah? Kung ano ang poder at ano ang kalayaan. Dalakas yan eh, no? So, pagka ang kalakaran, isa na ang lagi naghahari, sino yung nasa pwesto at may pera and therefore patron, ganyan ang mangyayari dyan. Kahit na anong batas pa ang lagay mo riyan. Ang mga batas, mas marami hindi nasunod. Isa nasunod eh. Paglalaan mo, tingnan mo lang kung ano yung dapat talagang sundin na batas na hindi nasunod. Mas marami yan. Itong franchise law, isa lang yan eh. Peso karamihan, ano? Yung presidente nga natin eh. Supreme Court na nagsasabi, bayad ka eh. Ay, bayad eh. Nanay, sinabihan. Sinabihan eh, guilty ka ng graft eh. Kulong yan, di rin kinulong eh. Pag tinignan mo talaga, kalakaran ito eh. Sir, correction lang. Medyo napakahirap ng problema. Yung perspective franchise, lang. Pilipinas tayo ah. Yan. Marami nakakalusot. Yan ang reason dyan. At saka, yung franchisa, sa akin, technical issue yan eh. Technical issue. Dahil ikaw, binibigyan ka ng franchisa because you are capable of running a franchise and also because you are being given a privilege. Privilege yan eh.
hindi lahat po pwede because of the scarcity, ano? Limited of resource, yung frequency. Because of the resource, scarcity of ano? Franchisable platforms. Yan naman ang kasalanan eh, no ha. Eh ko ako nga sabi ko eh, pwede, sa ngayon it seems to me na pwede nang mawala yung franchise. Wag nang pakialaman yan dahil yun mismong internet allows everyone to be on the air, to be in print, and to be online using one platform. Di ba? Using lang one platform. Ang problema, isa-isang banda, pag tinignan ko naman, naku, gulong lalo. Dahil nga dyan sa internet, nagkaroon ng bagong porno. Di ba? Ang bagong porno ngayon, yung fake news eh. Di ba? So, hindi mo malaan talaga, napakahirap. Hindi ko sa kasusuot eh, no? Kaya ako, I am, in the end, ano, left on my own eh. Sige na lang kung paano ko ba ito ilalaban. Ganun eh, no ha? At maghanap na lang ako ng kakampi kong kamukha ni Kaloy para ilaban namin itong mga ito, no? Eh, pero sa dami ng mga intereses, no, halo-halo yan, na naglalaro dito sa ground na ito, eh, ang tingin ko, mas kukunti pa tayo eh. Pagka tinitingnan ko kung anong klaseng mga gobyerno ang ating hinalal, kukunti na lang tayo eh. Ano, di ba? So, lalong humihirap ang laban. Kaya lang, yeah. Sabi ko nga, eh, force to good kay, hindi pwede, hindi mo ilaban yan. Yan na lang ang nasa yun, hindi pa ilalaban. Yeah. Ito pala yung, ano, ito yung next question. Ah! Kaloy, siguro, you can have a first crack dito sa tanong na to. No? Kasi we're also seeing the reality na kahit nandyan yung press freedom, free expression that applies to all and should be enjoyed by everyone, nandun yung realidad na meron ngayong mga hyper-partisan quote-unquote news or media organizations. How best to deal with such platforms? Yung ganyan, hyper-partisan. Malinaw naman, di ba? Tapos, of course, occasionally, they can invoke that, they can invoke press freedom also. What do you think? Well, here's the thing. Malinaw naman ang batas tungkol sa expression. There are specific limits of the law in terms of, the stuff that you can say on air, as long as it doesn't harm other people or it doesn't infringe on national security, yung mga ganun, no? And doesn't defame other people. Much as we hate to apply the law on matters of yung pagpapahayag, the reality, the fact is, andyan yung mga yan. But I think dun sa tanong na how do you deal with the fact that a lot of platforms are so abusive and are so, they are so licentious, are so they take liberties, tingin ko wala kang magagawa dyan eh. Hindi mo sila pwedeng busalan kasi without violating the core tenets of democracy in this country. Hindi mo sila pwedeng tanggalan ng mikropono just because hindi mo gusto yung sinasabi nila. In the same way, ayaw natin mag-apply sa atin din yan, yung mga gumagawa ng mga ginagawa natin may advokasya na lagi natin pinananawagan sa gobyerno, huwag niyong busalan ang mga aktivista, ang mga periodista. I think malaking debate or malaking issue yan kung i-apply natin yung logic na yan sa kung hindi natin i-apply yung logic na yan sa mga tawagin na natin na hindi masyadong responsable na member ng media, whether online, radio, print. So in the sense, press freedom absolutist din ako. Kasi ang tingin ko, merong pamamaraan kung paano ayusin ng media, whatever platform, yung sarili nila, yung pamamaraan nila, yung kanilang ginagawang pagpapahayag. Hindi sagot yung bubusalan mo sila, hindi sagot yung tatanggal mo sila ng mikropono. Kasi I think society will suffer the worst if we take that as the default kind of action to deal with criticism, to deal with irresponsible journalism.
Is there a way to deal with that ano po, before I ano call si Sir Virgel para pala tong ano no committee hearing before I recognize the gentleman from Makati. De, tama lahat siya no. Parang ako kasi ano rin ako diyan eh. Siguro pareho naman tayong tatlo no. Medyo ano tayo yung extremist parating sa press freedom. Miski ayaw mo nung sinasabi, miski parang gusto mong batukan dahil mali yung sinasabi o malicious. Nandun yung karapatan inherently no. Pero on one hand also, that can also be seen as naive given the very complicated nature of platforms today, that the distribution process can be manipulated and are actually, yung distribution platforms are actually manipulated, di ba? So for instance, hindi tayo yung unang panahon pwedeng, oh, sumigaw si Kaloy, lalabanan ko by using my same the same voice that I have. Eh ngayon kasi, pwedeng may nagko-control ng distribution ng voices ni Kaloy o ng Sir Virgel. Para pointed and targeted yung mga makakapakinig, magkukonsume nun. Tapos yung sarili ko naman boses, pwedeng nadidinig ko lang within a certain echo chamber. I mean, di ba? It's a very complicated a scenario today. Well, it's a... Well, the bottom line sa akin, bago si Virgel, you know, media is a marketplace of ideas. And I think we should not succumb to the temptation just because the other side says things that we don't agree with, disenfranchise na natin siya. Sinasabi ko nga palagi, and this is something that we advocate even at CMFR with Virgel, that the best way to counter disinformation is more information, more good journalism, more, more significant, rigorous, fact-checking, reporting, data journalism, all sorts of journalism that can counter the disinformation na nangyayari ngayon. I don't think there's any other way. Kasi may mga paraan, obviously, if we are in a tyrannical society where we have, a Putin-like president, that's probably what's going to happen. But we are a democracy, or we pretend to be a democracy, so wala tayong choice. Forced tayo to embrace the ideals of democracy, and part of our responsibility is not to easily succumb to the temptations of undemocratic means. You know what I mean? It's kasi madaling gawin yan eh, lalo na kung mayroon kang which is exactly what the executive the politicians do when they are slighted. They have the power to nabusalan ka, they have the power to disenfranchise you or marginalize you, and they use that power. But I think in the end the only way for Philippine democracy to progress is to really embrace it and make sure that everybody fights for it and uphold these values. Go ahead. ang problema natin, ang realities ngayon, realities din ng araw eh. For instance, kung ako ang kabise sa isang media organization, ako masusunod. Yeah? Why? Kasi it is a business of snap decisions. Eh. Ako ang gagawa ng desisyon, and I will take all excrement the next day. Ay, ako ang nagsabi, ganyan ang patakbo ng periodiko. At, kasi nga, business of snap decision. Kailangan mo. This has to come out immediately because its possible effects are immediate. So, ilalabas mo agad . So, kailangan may mag-decide. Eh, ako mag-decide niyan. Ngayon, pagka-decide ko rin na is it fair? Nabigyan ko ng mikropono itong taon to? Hindi. Sira ulo niyan eh. Magagawa ko pa rin yan. Mm-hmm. Huh? And I could argue na I would be within the parameters of press freedom. Yan ang hirap eh. Ang pinag-uusapan natin dito, whatever you say, ang maghahari diyan merkado eh. Yeah. Wala yung press freedom, walang garantiya yan eh. Ang garantiya niyan theoretical sa constitution. The only thing that can be realized in practice is a plurality of news voices. Na marami nagsasalita. Pero kung nagsasalitang yun, nakakaintindi kung ano ang kalayaan at kung anong poder o hindi, wala tayong pakialam dun. Wala tayong magagawa.
Ganun talaga yon. So, ibig sabihin, may plurality of press voices na because of that ano range, eh kahit paano, there are more than, there are enough views for audiences to consider before they make up their minds about saying anything or doing anything. Yun lang naman eh, no? Pero yung presidente, walang garantiya eh. Yun ang hirap sa demokrasya. Lahat yan eh, whether democracy as it, democracy in regard to the press, democracy in regard to trade, democracy in regard to politics, democracy in regard to anything. No? Ganyan talaga yan eh. Yan ang reality. Which is why we have to fight for it. Ang nangyari, nasa karakter na yan at mood ng merkado. Kaya tayo nagkaroon ng presidente kamukha ni Duterte at ni Marcos dahil sa mood ng ano, ng electorate, ganun lang yan. Which is the market. Ganun pa rin yan. Ano? Ngayon, ang meron lang dyan is that kung halimbawa, kung ang kabise ng isang media organization, nagkamali ako, pwede mo akong dalhin sa korte. At maaaring maaaring ang desisyon ng korte eh parusahan ako. Wala akong magagawa. Yun lang. Pero sabi mo gagarantiyahan yung ano libreng pamamaya, wala yan. Walang garantiya. Ang ano lang diyan, Virel, eh, susugan ko, ang ano lang diyan, ang pinaka-guarantee diyan is a commitment by every journalist to really fight and uphold press freedom. There's no... Yes. That's the only way. But related to what you just said, Virel, and also to Christian's question kanina about these new platforms, ng mga, I think this also, signifies yung nagiging outsized role, I would say, impact ng yung bumababang quality or bumababang level ng gatekeeping sa mga newsrooms. I mean, I say gatekeeping not in the sense na tayo or mga editors lang, katulad ni Virgel or ako or whoever, ang mag-decide kung ano ang dapat pakinggan or basahin ng publiko. Hindi. May specific functions naman yung editorial gatekeeping, which is what? To make sure that these are accurate, these are objective, these are, fair. May layer upon layer of checks. Oo. Kaya, so lang, dahil nga sa mga, ng mga platform na to, yung gatekeeping role na ito ng media and now with social media and everything, eh, kasi nga, democratize, quote-unquote, itong mga platforms ngayon na they don't, in fact, when you say gatekeeping nga sa ngayon, tataasan ka ng kilay. What, who are you to gatekeep? Yes. Mga ganun. Diba? So, what they call a democratic platform is actually a dump. You know, anybody can put anything there. Anybody, this is the problem. Ang dump lang yan eh. Another reality is cost. Ano ha? Yung ano the cost of setting up a media organization. Ha? Lalo na yung television, radio, newspapers nga namamatay na eh. Hindi lang dahil doon dalang cost lang papel, wala na eh. No? Hindi na viable eh ang periodiko eh. Pero yung online, nako, kahit nag-iisa, lagay mo lang ng lagay dyan. At pag marunong nga lang, napakadali at napakamura. Ngayon, especially, pagka gusto mo conspiracy, ikaw ang chief conspirator, mambabayad ka lang. Yun ang gasto mo. So, nadadrown out ngayon yung maaayos dahil wala namang masyadong ano yun eh, means eh. Kaya mahirap talaga. Kaya sa akin, noong ko pa sinasabi eh, Kaloy eh, let's start drawing the line for press freedom. Tayo, magkakasama tayo, ganito gagawin natin. Bihan lang natin yung daan, di ba? Pagka sila ganon, anuhin natin. Lalabanan natin sila. Kasi you cannot, for the sake of press freedom, as we think it should be fought for with our lives, kailangan ganun ng ano, draw mo yung line. Ito kami, yan kayo. Ito, in terms of ano. Ito namin maayos na pamamahayag.
Eto sir, no. It's speaking of drawing the line. Pasensya na sa mga nanonood at nakikinig. Alam ko mainit ang ulo niyo, no. Medyo gusto ko lang ilagay sa perspective kasi again, uulitin ko, no. Pwede natutuwa kayo dahil sa tingin niyo tama 'yung naging decision ngayon. Although syempre dadaan pa sa Senado 'yan. Pero kunwari, as far as the House is concerned, you agree with the decision. Okay lang 'yan, we respect that. And you have very good reasons to feel that way. Tama 'yan. Pero kasi minsan, yun nga, where do you draw the line, for instance? Speaking of plurality of news voices, no? Kunwari, ako yung, kunwari, isang grupo, sabihin ko, eh, nagpapakalat ng fake news yan eh. O, gawin natin, busalan na lang yan. Tanggalan ng prangkisa yan. Instead of labanan siya in some other avenues. Kasi baka in a way, eventually, yung ating paglaban, yung pagbusal sa mga ganyang platforms, maging tyrannical na rin. To the point na tayo mismo hindi natin makontrol. Teka, hindi na naman legit yung reason eh, pero parang gusto ko na siyang busalan. Sometimes that very power to control press freedom, even if you're an advocate, can also consume you eh, no? I mean, isa yan sa mga iniisip ko eh. I don't know whether you share my opinion regarding this. Again, we're talking on principle, not specific to SMNI. Go ahead. I want to know exactly the arrangement, anong gagawin natin, no? Kasi ang sa akin in a democratic arrangement, dapat linawin natin kung saan papasok yung lahat ng kaso niyan eh. Papasukan niya marami. Although in the end sa courting mataas dadating yan at yun ang huhusga. Ganun lang naman yan eh, no ha? Ngayon, ang sinasabi ko lang, at whatever level, dapat ilalaban ko yung malayang pamamayag. Yung ba, no, ha? Hindi lang malaya, ha? Malaya tsaka responsable. Yung ginagawa natin, kaloy, ano, ha? Hindi lang malaya, hindi lang media freedom, pati responsibilidad. Dapat maliwanag sa atin yan. Kasi, pagka sinabi mo na na wala tayong magagawa yan. Ako, hindi ako papayag niyan eh. Sabihin na walang magagawa yan, no? Hindi, gagawa ako ng solusyon. At nakikita ko naman, may nangyayari kahit paano. Napinahan si Baduy eh. Di ba? Napinahan si Baduy. Di ba? Na lumabas sa, nakita ng madla, yung kagaguhan na pinagagawa ni Baduy at mga kasama niya ng SMNI. Di ba? Ibig sabihin, kasangga natin yung hindi lang kapwa natin periodista ang kasangga natin, kundi conducive yung arrangement sa malayang pamamahayag kung merong ganyang mga investigasyon at nakararating sa korte na huhusga na dapat pinahan niya mga salbahing yan. Ganun klase. Ako, I'm heartened by that eh. Ako ay now I am ano eh, I count my victories eh, mga ganun. May tanong po dito, very interesting, no? Siguro unang Kaloy, ikaw unang sumagot dito. May opinion din ako rito pero feeling ko naman baka magkakapareho tayo ng iniisip dito eh. Tanong ni Eugene Keeler, I wonder where this panel stands on the issue of Aquino versus Beltran since many use that as their what about this in regarding press freedom. Ito yung ano no, idinemanda ni Cory si Louis Beltran dahil sinulat niya na nagtago raw sa ilalim ng kama nung isang coup, no? Tama ba ito 'yon? Yeah. Go ahead. Well, you know, madali kasing mag-sympathize kay Cory noon because she was, she was under siege. And feeling niya siguro at the time for a journalist, a respected journalist like Louis Beltran to accuse her of literally hiding under the bed during one of those coups d'etat is an affront, and that's why she sued for libel. Now, of course, the defense in Louis Beltran was that he was just, using figurative speech, which is entirely acceptable din naman. I mean, if you knew Louis Beltran at the time, I mean, I'm not exposing my age here, but I did follow his column before, and he was in the whole naman, a responsible columnist and a responsible editor and journalist. But I think issue din yun ng press freedom because binusalan nga si
si Louis Beltran or pinarusahan siya dahil may sinabi siya na hindi nagustuhan ni na Corey. And this is what we say na under the law mayroon kang recourse para gawin yung tingin mo ay na slight ka or your rights were violated by a journalist, mayroon kang recourse. But I don't recall Corey Aquino ever like suing to stop the publication of the Inquirer as a result of that. In this case though, with SMNI, parang ang lumalabas, they're using the franchise issue to go after SMNI, like using the nuclear option against the SMNI because of the conduct of two commentators or even, you know, the network itself. But mapupunta na rin ako dun sa usapin na, you know, this is not a way to handle criticism. This is not, you know, you cannot deal with adverse journalism reporting by shutting them up by para busalan sila o tanggalan sila ng prangkisa. It doesn't help. Oh, okay. Part of me reluctantly agrees with you. Totoo. Saka sa korte lang ano eh. Sa korte lang nagkakatalo kung ano, sa korte lang nagkakatalo kung meron talagang element, ha? Na constituting a violation of law, libel in this case. Kailangan yun eh, no? Di ba? Kailangan mo may motibo eh. Actually, kahit na hindi ka malis, na malis. Nawala kayo, sir. Nawala kayo. Hindi ka naman malisyoso. Ano? Pag magsabi ka ng to, hindi ka naman malisyoso. Ano ha? Eh, okay pa rin yan eh. No, ha? Ngayon, kung malisyoso ka, hindi naman ngayon sinabi sa'yo malisyoso ka eh. Eh, paparusahan ka. Dadaling ka sa korte. Kailangan, ipakita mo sa korte na malisyoso nga yung ano yung mga criticism na itinapon sa iyo. Ganun naman yan eh. Ano, ako nga sabi ko, yung libel, kaya ayoko niyan kasi hindi ko malaw kung bakit ang una niyo pinuprove eh malis eh. Para sa akin ang unang dapat i-prove ruinable reputation. May mga tao na hindi ruinable ang reputation, kahit anong gawin mo diyan eh. Pero hindi diyan eh, no? Because kailangan may maruin na reputation eh. Ganun talaga eh. Di ba? Marcos, for instance, cannot be yung libel of the dead does not apply to ano to the old man Marcos. Yeah. Maliwanag na ano yun eh. Shown to have committed murder, torture, and plunder. So hindi eh. So dapat yun eh. No, pero balik pa man, kailangan talaga ng korte. Balikan ko, Verhel and Christian, yung point mo, Christian, kanina about drawing the line. I think that's important kasi, I mean, press freedom advocates, journalists, I mean, they and even, you know, every media organization should actually draw the line for press freedom. Regardless of, you know, you can't, for instance, and I'm speaking here generally, you can't defend the violation of press freedom of Rappler and then be silent about what's happening to SMNI. I mean, that is not in any way comparing the two entities. But, you know, what's, bad for the goose is good for the gander, right? Yes. So, what's good for the goose is good for the gander. What's good for the goose is good for so, yung gano'n. It's, dapat parehas yan, no? Oh, but you have to, how do you then draw the line? You have to draw the line for press freedom. You cannot defend your freedom of expression, your freedom of the press, one moment, and then say the next moment, na oh, but my rights were violated, so I don't care about your press freedom. I don't care about your freedom of expression. I don't think that's a tenable position for any journalist or human rights or media advocate to take. Sir. It is not so difficult for me to ano eh. To get, I mean, to identify enough practitioners or media organization who can come together on press freedom issues eh. Hindi mahirap sa akin. Ano? Sa totoo lang, hiwalay ko agad ang SMNI eh. Kung gagawa ako ng ganung ano, drawing the line, iwalay ko yung SMNI. No? Maliwanag sa akin yun. Sa ganun pa man, hindi ko sasabihin na
na hindi sila dapat bigyan ng kalayaan. Basta hindi kita kasama. Basta hindi kita kasama. That choice I can make. Yun ang sinasabi ko lang. Para yung butuan eh, no? Pagka ang gusto natin, isalba ang lahat ng mamamahayag. Hindi natin magagawa yan eh. And for the same reason na hindi mo pwede isalba ang 115 milyones na citizens itong bansan to. Mimili lang ako ng like-minded. Nakakain kung sino ang sa akin yung kasama. This is a personal, Christian Caloy, this is a personal position. Please understand. Pero yun ang sa akin. Para sa akin, hindi ako masyadong mahihirapan na mamili kung sino ang gusto kong kasama. At okay, kung sino ayaw kong kasama. Parang Noah's Ark yan, no? Delikado pala pag si Sir Berhel yung magiging Noah. Sama kami ni Caloy, ha? sa ar- ganun ang drawing the line, eh. Para sa akin, ganun ang drawing the line. In short, lahat tayo nag-enjoy ng press freedom. Pero hindi necessarily kasama on board yung mga katulad ng SMNI na hyper-party SMNI, hindi kasama, oh. Ito pala, gusto ko yun. Meron ka namang kasing paraan, Christian, sorry. Meron kasi ka namang paraan, Christian, para ipahayag mo sa publiko, sa SMNI, yung displeasure mo sa ginagawa nila. Huwag pakinggan. Yes. Kaya mo sila dun sa station mo or banatan mo sila sa yung kalaban nila na network. May paraan na gawin yun. Pero yung tipong, ang pinaka-danger kasi dito, yung tipong tanggalan mo ng franchise, it's like, you know, bombing the printing presses if you're a newspaper. That creates more problems, not just for the outfit, but for democracy as a whole. Yun nga, tama. Diyan ko rin kasi dadalhin yung discussion. No? Ito yun, napapag-usapan ito ng mga journalists before. Yung bang pagsasalita ni former President Duterte, di ba meron siyang programa sa SMNI, maraming questionable na sinasabi siya ron. Pero he also enjoys that right or that freedom to express himself. Pero instead of, let's say, removing the franchise, alam yung magandang approach siya ganon. Huwag na lang i-cover or baka naman i-cover extensively pero i-fact-check every step of the way. Di ba? What do you think? Yeah. Oh, definitely, I think. Fact-check or cover. I don't think you cannot not cover the presidency regardless of how rotten the person that's sitting there. Yes. So. The way to do that is to cover him, to cover the presidency in a more responsible manner. You know, more rigorous. Hindi yung tipong... I mean, look, This is not a shade on the Philippine media about President Marcos, but what is it that when he spoke with Sarah Ferguson of ABC News of Australia and said something, you know, talked about the billions that the Marcos is stole, biglang naging controversial bigla ang issue na to. I'm not saying the Filipino journalists are doing that, pero mukhang hindi masyadong na pag-uusapan ito within the Philippine media yung mga kabuktutan na ginawa ng mga Marcos dati. Meron pa nga nagkomentaryo, rude daw yun eh. Yung tanong? Rude daw yung ginawa ni Sarah Ferguson eh. Ang tingin ko tama lang, ano? We were supposed to show up. My John eh. Ano yung ano isa? Yung hard talk? Mas matindi yun. Oo, hard talk? Grabe yun. At saka you may feel free to lie. Ha? But you cannot escape, ano? The responsibility for it. Ganun lang naman yun eh. Yung kalayaan hanggang doon. Kalayaan is a personal sense eh. Ano ha? Akala mo, malaya ako eh. Di ba? Natetest lang yan baka sinampahan ka na ng kaso. O kaya may mga ibang tao na sinwamp ka na ng kuta-kuta-kuta criticism at sinabi sa'yo, puro kagaguhan o kawalang-yaan yung ginagawa mo. Ganun lang yan. Well, part of the press freedom yan eh. Part of the deal. Ganun lang yan eh, no? So kaya gusto ko, kaya sinasabi ko ngayon drawing the line between us and them. Kasi ganun na mangyayari. Ano masasabi niyan sa iyo nung kabila kung ikaw eh maliwanag sa iyo nang gustong mong mangyari ay magkaroon ng kalayaan na may responsibilidad, di ba? Paano ka matatalo diyan? Di ba? So, kaya 'yun ang gusto kong mangyari.
ako lang. Talaga gusto kong mangyari. Incidentally, no, siguro sa pagtatapos, hindi po ba kayo ano sa ating dalawang bisita, no? Hindi ba kayo na-amaze or na-amuse doon sa mga sudden press freedom advocates na political figures? Kunwari, si Vice President Sara Duterte, di ba? Sina Harry Roque, naging vanguards of press freedom eh, in defending the franchise of SM9. Na siguro naman, doon sa mga nanonood sa atin, no, malino naman po yung tindig namin tatlo dito, no? Pinaglalaban yung prinsipyo mismo ng press freedom, kahit sino pa yan. No? Anyway. Well, ang ano kasi, wala naman problema kung pinaka-bulok na tao i-invoke ang press freedom. I mean, Harry Roque should be the last person to to do that, you know. Pero it's his right to do that. And just because he's a rotten person doesn't mean we can violate his freedom to express himself. But again, yung double standards na lumalabas dito ay yun ang isang dapat din i-consider ng mga nakikinig sa atin ngayon. Tingnan din nila na just because SM9 ay merong ganitong sanction against sa kanila, press freedom na. Okay, fine. But gusto mo rin silang tanungin, nasaan yung sinasabi niyong press freedom nung binanatan nilang ang Rappler? Nasaan yung sinasabi niyong best freedom? Nasaan kayo nung binubusalan ang bulatlat.com, ang Pinoy Weekly, at kung sino-sino pang mga media outlets na hindi nyo nagustuhan yung reporting? So, yung double standards, kailangan din natin punahin. Hindi ka pwedeng magsabi na you respect press freedom dahil press freedom mo lang yung apektado. Yung iba, hindi. Hindi, that's not how it works. Oh. Ano yan? Convenient invocation of press freedom. Yeah, mga... so, malicious, tedious, cynical use of press freedom to advance their own political propaganda. Correct. Ayan. Kaya, Sir Virgel, bilang panghuli, ano ba? Ako eh, sa akin nga eh, ano eh, basta ikaw ipaglalaban mo ang press freedom, pero tatanggapin mo ang kakibat na responsibilidad nun, sama tayo. Ano ha? Ngayon, kung gusto mo lang puro freedom, mag-isa ka na lang. Ako simple lang yun. Ano? Hindi ko kailangan ng kasama mo. Di ba? Ako ganun eh. I'm drawing the line. Kaya ako sumasama sa CMFR eh. Kasi pare-pareho kami ng pananaw dun eh. Ganun lang mga ano. Kaya sumasama ko sa mga... Kasi pareho ng pananaw eh. Pinaglalaban. Ganun lang yan. So in the end, ang tingin ko talaga, dapat magsama-sama. Yung dapat magsama-sama. Whether magsama-sama sa tama o magsama-sama sa mali, bahala sila. Mas dapat magsama-sama. At diyan naman makikita kung anong klaseng laban ang laban ng mali at tama, ng totoo at hindi. Doon mo lang makikita eh. Yeah. Parang hindi masyadong gumulo. Ano? Linawin na natin. So hindi lang ito usapin, hold the line, Christian. Draw the line lang talaga. Yan. Yeah. Oo. Draw the line. Magkaalaman na. Okay, maraming salamat for your insights, no, gentlemen, si Mr. Virgel Santos tsaka si Mr. Caloy Conde. Maraming salamat sa inyo sa pagdalo sa ating programa ngayong gabi. Magandang gabi. Salamat, Christian. Caloy! See you. Kita-kits tayo soon, no? Si Sir Virgel, nakita kami recently. Caloy, nakikita lang tayo sa mga events. Tsaka ito nga pala, Caloy, medyo konting reminder lang. Pag magpo-post ka ng food photo, dapat pinapatikim. Yeah. The proof of the posting is in the eating. Okay? Reminder lang, ha? Salamat niya. Mali ang ginagawa mo na ganyan eh. Yung pinapatakam mo kami. Dapat tinetest lahat yan. Correct. Yan lang ha. Hindi naman sa pinagkakaisahan ka namin, pero yan ang tamang behavior. Okay? Okay. Sige. Magandang gabi sa inyong dalawa. Guys. Thank you. Yeah. Yan. Kasama natin si Caloy Conde tsaka si Mr. Virgel Santos. Si Caloy, magaling magluto yan eh. Kaya sabi ko, post ng post eh. Ginugutom ako eh. Dapat nagpapatikim yung niluluto yan. Yan ang sinasabi ko. Okay? Nga po So ano pa yan? Mahabang proseso pa yan. So it remains to be seen kung yung mga senador ay mag-a-agree dito sa gustong mangyari ng mababang kapulungan, which is to revoke the franchise of SM9. Again, sa akin po, no, maraming ginagawa ang SM9 that I do not agree. Definitely. Yung
For example, yung red tagging nila, no? Tsaka yung mga questionable information na lumalabas sa maraming pagkakataon. Pero isa po sa mga worries ko rito, tulad na nakita natin nung panahon ng ABS-CBN franchise, ay sambahihin to ito, no? Ngayon kasi pwedeng tama yung naging decision nila dahil talaga may violations. Pero ito ba talaga yung first line of defense or first option na dapat gamitin to actually, siguro, so to make them stop doing, for instance, red tagging? Kasi nga, pag masyadong politicized din yung ano, yung paggamit noong kapangyarihan ng Kongreso to grant and revoke legislative franchises, eh saan po yan hihindo? Paano kung next time ma-offend naman yung speaker sa isang balita galing sa isang panibagong news organization or news network na merong prangkisa, eh gagamitin ba uli yung kapangyarihan ng Kongreso para bawiin yun? Yun lang po ang ano dyan. Medyo nakakatakot din. Again, pwedeng tama yung decision na lang ngayon, pero where do they draw the line? Yun po yung sinasabi ko dyan. Mm-hmm. Kaya ingat-ingat din. Of course, hindi naman natin pwedeng sabihin na pareho yung sitwasyon, strictly speaking, ng ABS-CBN tsaka ng, for instance, ng SMNI, no? Kasi kung sinundan nyo naman po yung pagdinig ng Kongreso noon, eh, ba't ba hindi nabigyan ng panibagong prangkis ng ABS-CBN? Eh, napaka-simple lang naman, di ba? Sinabi ng dating Pangulo, eh, tanggalin yung ano. Hindi, I would make sure na hindi kayo magkakaroon ng bagong prangkisa. E de, syempre, sumunod yung mga alipores niya sa mababang kapulungan sa pangunguna nung then Speaker Alan Peter Cayetano. E di, what the president wanted, the president got. Oh. Diba? Ngayon, dito, syempre, iba yung nuancing dito. Kasi ang unang nainis sa kanila, kung titignan natin yung sequence of events, eh bakit ba unang umaksyon yung House Committee on Legislative Franchises? Eh kasi raw, may sinabi o pinakalat daw na fake news yung isang host ng SMNI against the speaker tungkol sa travel expenses. Eh di ba pag ganun, pwede mo naman i-correct. Kung yun lang naman yung kinakainis mo, i-correct mo. Mm-mm. Mali yan. Exaggerated yan. No, i-condemn mo in the strongest terms. Pero automatic ba dapat tanggalin mo ng prangkisa? I mean, again, this might be an unpopular opinion for many of you. Pero concerned lang ako rin sa prinsipyo na yon. Paano kung sa susunod, kainisan naman, legitimate media organization na hindi exactly nagpapakalat ng fake information, hindi nang re-red tag, pero kinainisan ng mga nakaupo dyan sa Kongreso. Diba? Yun yung binabanggit kanina ni na Kaloy na slippery slope. Ayan. Okay. Baka nagulantang yung mga trolls dito kanina, no? May mga trolls dito kanina, eh. Nagyayari tayo, eh. O ano? Paano yan? Eh, pinagtatanggol ko. Tsaka pinagtanggol namin. Kahit nakakainis, di ba? Yung karapatan ng SMNI. O, di ba? Kasi may karapatan din yan, eh. Kahit hindi nyo gusto, ano? Nagulantang na ba kayo mga trolls? Akala namin, ano eh, ba't ngayon parang pakaramdam namin pinagtatanggol kami? Eh, kasi kayo, hindi kayo nag-iisip eh. Sinusunod yun yung script nyo eh. Yan tuloy. Oh, magugulantang talaga kayo. Okay, before we end, okay, ito po, ano? May mga babatiin po tayo. Una po nating babatiin ay si Clint Almasin, ang kanyang asawa ni si Marika at ang kanilang anak, si Belle. Ayan, maraming salamat sa iyo, Clint. Kay Ma'am Marika at saka sa inyong anak na si Belle. Maraming maraming salamat sa inyo sa suporta. Tapos binabati rin po natin si Ian Gabriel Katambing. Ayan, nag-message kasi sa akin yung kanyang kapatid, si Glenn Katambing. Ayan, sabi niya, pwede po bang papirmahan yung mug plus pa-dedicate po sa inyo na kuya ko, sa kuya niya yung mug. Eh, late ko na basa, so pasensya na, okay? So, pasensya na, ano, Glenn and Ian. Oo, late ko na basa yung message niyo, na-deliver na yung mug nila. Tapos, ito, nag-message din sa akin si Gracie Toledo. Hi, Sir Christian. Fan niyo po ang 82-year-old father ko. Matagal na po niya akong kinukulit. Magpa-shoutout na. Ayun, shoutout po kay Sir. Retired Colonel Dionisio Alcalid Toledo from San Pedro, Laguna. Wala raw siyang nami-miss na podcast episode. Sana mag-greet nyo siya ng thank you and more power. Ano ko, syempre po. Maraming maraming salamat po, Sir Dionisio
Al-Khalid Toledo from San Pedro, Laguna. Sir, maraming maraming salamat po. Isang karangalan po na ano, na nakikinig po kayo dito po sa ating programa. And then I also like to greet, ito nag-message sa kanyang asawa ko kanina because she was in a conference. Meron siya nakilala isang doktor, si Dr. Richard Medina. Ayan. Madalas din daw manood si Dr. Richard Chu Medina. Maraming maraming salamat, Doc. Thank you for your support and for watching our podcast. And of course, binabati natin regular viewer and listener natin si Ma'am Edna Malana. Late ko na po nabasa yung message niya. Ayun. O, kumusta yung mga trolls dyan? Medyo kumakalog na ba yung ulo nyo? O, kala nyo eh, no? O, ganyan kasi talaga pag ang pinaglalaban mo yung tamang prinsipyo. Diba? Kumbaga, miski a part of you, inisip mo, dapat chata, hindi na ito mag-apply kasi mali naman yung ginagawa nito eh. Pero ganun talaga eh, may karapatan eh. Diba? Yan po. Si Course Ropeta, maraming salamat watching from Dubai. Tapos, si It's Just a Hobby, pabati naman uli ang pinakamagandang misis sa balat ng solar system na si Angie. Nag-rank 1 siya sa ranking dito pero rank 2 na-appoint. Haha, congrats sa'yo, my love. Hindi mo man lang binigay pangalan mo. Binigay mo yung pangalan ng asawa mo, si Angie. Oh, congratulations, Angie. Ah. I suppose, ang pangalan ng asawa mo, hindi naman It's Just a Hobby. Bigyan mo na yung pangalan mo para ma-recognize naman natin. Si Frey or Philip Rita from California. Yeah, maraming salamat sa'yo. Okay? Sino pa ba? Oh, si Rob C. Maraming salamat sa'yo. Si Francis Laguno. Ito, madalas nanonood ito galing sa... So from Taiwan. No? Madalas siyang manood. From Taiwan. Si Eugene, oh, meron na namang kasalbahihan na naisip. Question for the trolls. Without looking, what does SMNI stand for? Oh, huwag daw kayo mag-google. Ayan. Okay. Nga pala ito, kanina natuloy po yung aking interview with our ambassador to Washington, si Ambassador Babe Romualdez. So ipapalabas po natin yan bukas. Abangan nyo po. Meron po tayong Facts First Convo. Ayan. Kaya mahaba po yung araw ko kanina. So pinuntahan ko siya kanina dyan sa Makati. Ay, alam niya naman sa Pilipinas, sa Manila, napaka-traffic. Grabe. Oo. So natuloy yung ating interview sa kanya. Pakinggan nyo po. Kung may time ko, panoorin nyo bukas. Papalabas po natin. Lito Reyes, shout out sa'yo. Maraming maraming salamat sa'yo. Kay Ma'am Marian Laarni Silva. Ayan, maraming salamat din po. Ayan. Okay, sige po. Medyo mahaba na. Herman Maceda, shout out. Kay Wilf Uberas, maraming salamat din po. Si Marie Therese Reyes. Oh, Romualdez. Yung ating ambassador to Washington. Second cousin siya ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Siya yung ambassador natin sa Washington. Siya rin yung ambassador doon sa Washington noong panahon ni President Rodrigo Duterte. Carlitos Way, shout out sa'yo. grabe si Dominador Narag. Grabe ka naman, oh. Just Vincent, maraming salamat din sa'yo. Madalas narunood dyan si Just Vincent. Okay, sige. Maraming salamat po, guys. No? Kita-kita po tayo bukas. Maraming maraming salamat po. Saturday, meron din tayong special episode. Abangan nyo po. Saturday, ah. Diba usually weekends, wala tayong programa. Pero this Saturday, we have a special episode. I-announce ko po bukas kung sino yung ating special guest for that episode. Okay? Magandang araw po sa inyo. Magandang gabi po. Thank you very much for watching. Ako po si Christian Esguera.